Day 3 ng standoff sa Zamboanga, panay pa rin ang palitan ng putok sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at ng mga rebelding kabilang sa paksyon ni Nur Miswari sa MNLF. 5 na ang patay habang 36 naman ang sugatan. 10,000 na ang apektadong mga residenteng kinailangang umalis sa kanilang mga tahanan para hindi maipit sa gulo. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ilan ang hawak na bihag o hostage ng mga rebelde. Pero kanina ipinakita nila ang ilan sa mga ito. Live mula sa Zamboanga City, my report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, mula nga sa 5 orihinal na barangay na tinatawag na affected areas ay sumiklab na rin ang kaguluhan sa ilan pang bahagi ng Zamboanga City. Pero ang tingin naman dyan, Jessica, ng mga nakakausap nating na sundalo ay diversionary tactics lamang daw ito ng mga miyembro ng paksyon ng MNLF. Pasado alas 8 kanina umaga, muling umalingaw-ngaw ang putukan sa barangay Santa Catalina at Santa Barbara na pinaliwala ang pinagkukutaan ng mga miyembro ng paksyon ng MNLF. Pinasok ng mga sundalo ang isang kalye kinaroroonan ng mga rebelde kasundan ng tangke. Pero bandang alas 10 kanina, lumabas ang militar. Mula noon, paisa-isa na lang ang naririnig na putok. Kasabay nito. Okay na, labas na kayo! Labas! Konting bilis lang! Konting bilis! Sige na! Clear! 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 Nagpakita sa mga militar sa barangay Santa Catalina ang may 10 kalalakihan na pawang bihag ng paksyon ng MNLF. Tila balisa ang mga ito habang nagwawagayway ng puting tela at tila nagpapahiwatig na humihingi ng ceasefire. Base sa impormasyon na kuha ng militar, nasa likod lang ng mga naturang bihag ang ilang rebelde. Pero ayon sa tagapagsalita ng MNLF, utos ng kanilang pinuno na si Nur Miswari, walang atrasan kahit pa abuti ng ilang araw ang sagupaan. Wala kaming natatanggap. I just talked to the chairman. Ang kanyang instruction is for us to wait for the intervention ng mga third international personality. There could be no peaceful movement kung binabaril yung mga tao nila. Ang hukbong sandatahan naman, wala rin daw ceasefire na ibinaba sa tropa. There's no such orders given for a ceasefire. What we are doing is limiting our advance and staying in our present position. Ngayon, ikatlong araw ng tensyon sa Zamboanga City, nasa 5 ang naitalang patay, 36 naman ang sugatan. Kondinahon natin itong pagpapuputok sa mga bantay sunog. Hindi natin alam kung bakit nagkasunog, hindi natin sinasabi kung sino nagsimula ng sunog, pero nagkaroon ng sunog, hindi makapasok yung ating mga fire engine, hindi nakapasok yung ating mga firemen. Si Petty Officer 3, Jose Audrey Bañares, kabilang sa mga nasawi na makasalupa ng kanilang tropa ang grupo ng MNLF sa barangay Rio Hondo kahapon. Dahil sa kanyang naipamalas sa tapang at katapatan, dati na siyang ginawara ng 3 Gold Cross Award, kaya laking panghihinayang ng kanyang mga kasama sa kanyang pagpanaw. Medyo ano talaga siya, matapang, no? He has been exposed to a lot of encounters and was able to survive it, but not now. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Zamboanga City, balak na magsampa ng Department of Justice ng kasong rebelyon na sedisyon laban sa mga rebelding sangkot sa sagupaan. Gugustuhin man natin na magpa-file, for example, rebellion or sedition, kung hindi naman suportado ng facts and evidence, mahirap. Jessica, ang patuloy na apela ng lokal na pamalanot ng Crisis Management Committee, sana raw ay magbukas na ang mga establishmento bukas. Pero Jessica, matapos nga yung nangyaring mga bakbakan kanina sa iba't ibang mga lugar dito sa Zamboanga City, yan yung ating aabangan kung tatalima na ba yung mga establishments kagaya ng mga grocery store, ng mga pharmacy, yung maging yung mga kainan, ano, Jessica, at gasolinahan, kung sila ba ay magbubukas na bukas. Jessica. Tama yun, Ian, kasi kahapon pa hiniling, di ba, ng City Hall ng Zamboanga, nung mayor mismo ni Mayor Ben Climaco na sana magbukas na today yung business establishments para yung delivery of basic goods and services. Lalo na dun sa mga hindi naman apektadong lugar, bumalik na sa normal. Pero mukhang wala yatang sumunod, no? Sarado pa rin daw ang mga negosyo dyan. Jessica, alam mo kanina, sa pag-iikot natin, may mga mangilan-ngilan naman talaga na masasabi natin na nagbukas. Ano? Pero nung
bandang umaga na naman ay nagkaroon ng bakbakan doon sa area ng Santa Catalina at Santa Barbara at nasundan pa yan nung alauna ng hapon doon sa Canelar at nung hapon ay bumalik na naman doon sa area ng Santa Barbara at Santa Catalina. Eh anong nangyayari, Jessica, pag narinig ng mga tao ito, sila ay nagsasara kagad ng kanilang mga establishmento, kahit yung mga kainan na nakapagluto na ng kanilang mga paninda ay isinasara na nila dahil nga sa takot nila na baka mapadaan doon o mapadako doon yung mga rebelde, makuha pa sila no, at makasama doon nga sa makasama sila doon sa mga nabibihag ano, kaya yan ang nagiging malaking takot ng mga residente na maaring magbukas sila at maaring kumita sila panandalian, pero kung magkaroon naman ng enkwentro at may mapadako nga sa kanila na mga rebelde, eh baka mapahamak pa sila. So, yan ang malaking challenge talaga. No? Kaya naman, ramdam na ramdam din natin, Jessica, dito na no? Maging yung mga kainan talagang pilay at yung lahat ng mga serbisyo rito ay hindi ganong gumagana. Kaya malaki ang nawawala sa ekonomiya ng Zamboanga City. Okay, Ian, mabalik tayo dun sa kanina yung bahagyang pagpapakita ng mga rebelde nung ilan sa kanilang mga bihag, no? Ang nakikita natin, kasi medyo yung video, yung may mamang nagwawagayway nung parang tuwalya ba yun o tela, no? May ibang media accounts kasi na parang nakagapos daw yung ilan sa mga hostage. Tama ba yun? Oo, Jessica, yun yung nung unang araw, ano, yan yung mga sightings ano, na nakagapos itong mga biktima dahil nga in transit kasi sila no, noon na mula dun sa Rio Hondo, yung coastal area, ay dinala nga sila no, patungo dyan sa mga nabanggit nating mga barangay. So para hindi sila makawala at para hindi sila makatakbo no, habang dinadala sila at while in transit sila, ay iyan ang impormasyon na nakuha ng pamahalaan na oo, sila talaga ay nakagapos. Pero kanina, ito, itong mga naipakita. Yes. Mm-hmm. Oo, iyan, Jessica, hindi sila, walang nakita na nakagapos sila dahil okay, nga nakakaway pa yung iba at yung iba ay hawak-hawak nga nila mismo yung watawat. Pero ang binanggit sa atin ng mga operatiba ng Philippine Army ano, at saka ng Philippine Marines ay nasa likod lamang daw itong mga bihag yung sinasabing humahawak sa kanila, kaya hindi rin sila makatakbo kahit na abot tanaw na nila, Jessica, yung mga sundalo na kinakawayan din nila kanina. Okay, pero nasa likod daw nila yung mga rebelde, di ba? Tama, Jessica, nasa likod lamang daw nila itong mga rebelde, no? Kaya nga napag-uusapan din, no? Baka ginagawa lamang talaga silang human shield, no? Pero ang kanina naman kasi lumabas sila dahil nga may nagsabi sa mga scout rangers na may magpapakita nga daw ano, nung telang puti, no? Kaya pinayagan sila at in-assure naman ng mga scout rangers na walang magpapaputok, walang mga sundalo na lalapit. Kaya napagbigyan ano, at naipakita ng wala pa, Jessica, na isang minuto halos yung pagpapakita dito sa mga kababayan natin na bihag ngayon ng paksyon ng MNLF. Okay, ano ang reading anong mga militar, yung mga opisyal, yung mga cywar expert, kung meron man na dyan na pinadala, no? Ano ang reading nila? Bakit kaya ginawa ito ng mga rebelde kanina? Bakit nila ipinasilip yung ilan sa mga hawak nilang hostage, Ian? Well, Jessica, ang binabanggit sa atin ng ilan sa mga sundalo, no, una, maaring diversionary tactics ito, no, na maaring pinapakita nila na gusto nga nilang mag-ceasefire, ano, samantalang doon naman sa ibang area ay nagkaroon naman ng gulo, kaya maaring pinapakita nila na payapa na doon sa area nila, pero doon naman nagkaroon ng bakbakan, like doon sa Canelar na medyo may kalayuan din dyan sa lugar na yan. So, diversionary tactics yung isa sa mga nakikita nila, no, pero sana nga ay umaasa rin yung mga sundalo natin na hindi na nga nagamit itong mga bihag, dahil unang-una nga ang pinagdadaanan nila ay mabigat na, tapos ay magagamit pa sila doon sa tinatawag na diversionary tactics. At una na rin sinabi ng MNLF nung paksyon na yan ano, na sinabi nila na hindi daw sila susuko dahil nga hanggang sa huli raw ay nandyan lamang daw sila, Jessica. Okay, eh yung sunog kanina, Ian, ano naman ang bakit nagkakasunog? Pangalawang sunog na to, no? May nangyaring sunog kahapon, ngayon naman may sunog na naman. Bakit kaya? Ano, deliberate ba yon? Okay, nawalan po tayo ng signal. Yes, Ian? Jessica, may mga sinasabi sa atin ang
ang mga sundalo, no, ang sinasabi nila sa atin, maaaring natamaan daw, no, nung rocket propelled grenade or RPG, mm-hmm, yung area na yan, or at mayroon namang nagsasabi rin sa atin, ano, na maaaring sinunog talaga intentionally yung lugar na yan. Actually, Jessica, tama ka, no, yung lugar na yan ay malapit din kung saan may nangyaring sunog kahapon sa isang barangay lamang yan sa Santa Barbara. Pero kanina, ang sinasabi sa atin, ano, nung mga sundalo, ang nasunog daw ay yung barangay hall mismo ng barangay Santa Barbara. Pero nung nakipag-ugnayan naman tayo sa tanggapan ni Mayor Ben Climaco, sinagot tayo ni Miss Sheila Covarrubias, ang sinabi niya, isang mosque raw dun sa lugar na yon yung nasunog. Sa compound kasi na yun, Jessica, magkakatabi lamang daw yung LTO, yung barangay hall, at saka nga yung isa pang tanggapan sa lugar na yan. Kaya yung confusion ano, nung maaga-aga pa sinasabi na barangay hall, pero later on sinabi sa atin ano, ngayong gabi ay sinabi sa atin ng mga taga City Hall na mosque umano yung nasunog dyan sa bahaging yan, Jessica. At nung umalis nga tayo dyan sa area na yan, Jessica, gabi na, no, umuusok pa rin kasi nga ang nagiging problema nga pag lumapit yung mga bumbero ay ini-snipe sila ng mga rebelde, kaya hindi makalapit, ano, kaya ang paniwala din ng ilan, hindi lamang yung building na yon, ano, o yung sinasabing mosque na yan ang nasunog, maaring may nadamay pa sa nangyaring ang panununog na yan, Karina, Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.